Hi guys! Sa video nito ay share ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail gamit ang CapCut editor. So first, kailangan natin kumuha ng plain background na gagamitin natin sa paggawa natin ng thumbnail. So punta tayo sa ating Google and mag-search lang tayo dito ng plain background for YouTube thumbnail. So search natin yan. And pumili lang tayo dito na thumbnail na gusto nyong i-download. For example, ito. So, napakadami nating pagpipilian dito. And kung yan ang gusto mong gamitin, i-long press mo lang and download image. So, madadownload na yan sa ating mga phone gallery. Or ito. Long press and download image. And after mong makapili ng mga background na gusto mong gamitin sa iyong thumbnail, is punta na tayo sa ating CapCut editor. Pindutin mo lang yung new project. So, dito tayo sa my photos. So, kung mapapansin no, ito na yung mga dinownload natin na gagamitin nating background. For example, ito yung gusto mong gamitin. Pindutin mo lang yan and then press yung add. So, ayan na siya. And sa may baba, i-swipe mo lang siya and piliin mo yung ratio. At make sure na naka-set siya dito sa may logo ng YouTube, 16:9. And check. So, yan. And, syempre, hindi mawawala sa lahat ng thumbnail or sa halos lahat ng thumbnail is yung image or yung mukha mo, mukha ng gusto mong i-feature sa thumbnail mo. So, kailangan natin yan lagyan. Pumunta ka lang sa may overlay. Ito, sa may baba. Press mo yung overlay. And then, add. And, pumili ka lang kung ano yung gusto mo picture mo or image na gusto mong ilagay. So, for example, ito. And then, add. Kung napapansin nyo, meron siyang background. So, kailangan natin siyang tanggalin. And, press mo lang yan. Pindutin mo lang itong cut out dito sa may baba. And, remove background. Pindutin mo yan. So, ayan na. Wala na yung background. Kung mapapansin nyo, mas maganda na siyang tingnan. And, pwede nyo siyang palakihan. Swipe mo lang siya. Palaki or paliit. And, check. And then, syempre, hindi mawawala sa thumbnail yung text. So, i-back lang natin. Pindutin nyo lang to. And, i-swipe lang natin. And, piliin natin yung text. So, ang kagandaan kasi sa CapCut, napakadami niyang font and style effects. And itong bubble na pwede nating gamitin. And yung font, press nyo lang yan and pili lang kayo ng font na gusto nyong gamitin. Iwasan natin yung mga fancy fonts katulad nito kasi hindi po siya maganda sa mata. Kailangan yung mga ganito, yung bold and simple lang pero nababasa agad. Ganun po yung mas magandang gamitin sa ating mga thumbnail. Yung walang masyadong design. For example, ganyan or ito. Yan. And yung style, pwede kayong pumili dito kung ano yung gusto nyong color or lagyan ba ng ganito. O yan. So, napakadami nating pwedeng pagpili ang style and effects. Pwede rin ito effects. So, yan. Napakadami. May basics. Yan. Luminance. And, meron din dito multicolor, yellow, red, blue, green, pink. So, ikaw na ang bahala kung ano yung gusto mong color. So, yan. And, check nyo na. Thumbnail. Yan. And, kagandahan din kasi dito sa may CapCut is meron siyang tinatawag na bubble. Ito yon. So, pwede nyo siyang ilagay or idagdag para mas maganda siyang tingnan. O, katulad nyan, meron siyang mga design na maganda rin gamitin. At pwede ka rin mag-add ng mga stickers, emojis, arrows dito sa thumbnail mo. And marami tayong pagpipilian dito sa CapCut.
And kapag nakapili ka na, check mo lang to. And kung okay na sa'yo yung thumbnail na ginawa mo, screenshot mo lang siya. So, masasave na yan sa phone gallery mo. So, ngayon pumunta na tayo sa ating phone gallery. So, dito sa photos, and piliin mo lang yung in-screenshot mo na thumbnail. Ngayon, pindutin mo tong edit. And i-crop lang natin. So, sundan mo lang yung size ng thumbnail na dinownload natin kanina. And pindutin mo yung done. So yan, okay na, nakasave na siya. And pwede na natin siyang ilagay sa ating YouTube video. Living life.